Mga ka-riders, welcome back to my channel. Bali, pangalawang biyahe na natin ngayon simula nung nagkaroon ng community quarantine. Bali, nag-secure ba tayo ng ano natin, ng pinaka-permit natin, yung travel authority. Doon sa mga ano, mga tatanong kung paano kinukuha yon, may mga video na po ako nun. Paki-check na lang nung doon sa channel ko. So, bali guys, ano ngayon, ang oras ngayon is 2:43. Ang expected na dating natin doon nung last time na biyahe namin, nasa 7 hours kami. Kasi nagkaroon kami ng konting ligaw. Pero ngayon sana makaya natin ng 6 and a half. Tapos yung travel natin guys, so, aabot na ano yun, mga 240 kilometers. Tara guys. Guys, bali nasa Valenzuela na tayo ngayon, palabas na tayo ng Metro Manila. Tuloy-tuloy lang yung biyahe namin ngayon guys, kasi ano eh, ano pa lang, 4:07 pa lang. Sana mas maaga tayong makarating sa Manawag. Gumigay lang yung motor, baka flat. Oh no! Oo ata.
Yun, no? Dali tayo. Nadali. Guys, bali andito na kami sa ano, sa boundary ng Bulacan saka Pampanga. Ang kasunod niyan ano na, palit. Andito naman yung sa Kalungkut. Ang problema, naapatan kami guys. Nadali ng ano? Nadali ng pako. Nasa isla. Guys, bali back to ride na ulit kami. So, ang naubos sa amin, 1.5 hour guys. So, sayang. Yung nakadali sa gulong ko, ito. Mahiwagang ano eh. Mahiwagang kristal. Okay guys, tara. Guys, kung manggagaling kayo ng, ano, ng Metro Manila or ng Laguna, wala na pong ano, wala ka na pong madadaan ng mga checkpoint yung katulad nung dati na talagang nangaharang yung namamara. Bali ano lang, tuloy-tuloy lang yung ano, yung rides natin. So, andito na tayo sa ano, sa Pampanga. Bali ito yung ano, Apalit, pinakaunang bayan nila dito. Bali ano lang guys, nasayang yung isa't kalahating oras natin. Gawa nang naplatan tayo. Ang problema kasi masyado pang maaga kanina, wala pang bukas na ano, mga vulcanizing. Nagbukas yung ano, yung vulcanizing na nakita namin. Bali, inantay namin doon. Ano na siya nagbukas eh, mga nasa 6:15 na. So ano, nasayang isa't kalahating oras natin. Pero okay na rin, nakapagpahinga na rin kami ng konti. Or ng marami pala. Ito, inabutan na tayo ng putok ng liwanag. Pero ano pa naman, carry pa naman yung traffic eh. Hindi pa masyadong ano, hindi pa masyadong matraffic. Saka okay na rin kasi naka ano na tayo, naka nakalabas na tayo ng ano, Metro Manila. Kasi doon yung talagang ano eh, doon yung talagang matraffic. Guys, bali andito na tayo sa Mabanakat. Ito na yung ano, pinakahuling bayan ng Pampanga pagpapunta ka ng Pangasinan. So bali ang kasunod na nito yung Bambantarlac. Madadaanan natin mamaya yung ano, yung pamusong tulay dito. Guys, bali andito na kami sa Gerona Tarlac. Nampas na ata ng Gerona Tarlac. Nasa Paniki na pala. Ang problema yung binulkanize kanina doon sa ano, sa bandang ano, sa Bulacan. Natanggal guys eh. So ano, papaayos namin, titingnan namin kung ano, kung maayos 'to. Parang malaki ata yung butas eh. Guys, bali andito na tayo sa bayan ng San Manuel Tarlac.
So ang kasunod na nito, yung Rosales, Pangasinan, doon yung ano inaasahan nating checkpoint. Kasi nung last month na umuwi kami, doon din yung ano pinakaunang checkpoint na talagang ano maghahanap ng permit, ng travel permit. Guys, bali malapit na tayo sa boundary. So yung gan banda sa anan, siguro mga 1 km na lang yan. Boundary na po ng Tarlac sa Pangasinan. So dyan na yung maasahan natin checkpoint. Apo sa Apa, ano lang po, may hatid lang po kasi. May hatid pong mga gamit ng ano, mga bata. Ha? Anong gamit mo, sir? Ano po, gadget po. Tapos yung mga gamit ano. Tablet, sir, mga ganun. Sa online classes. Sir, ganun talaga. May pinaka-offer? Ano lang sir, yung mga BP, mga ganun pa. Yung ano lang. Two weeks na lang po sir. Balik din sir, hatid lang po. Hatid lang yung anak po, bata. Mga anak nyo. Opo. Ano sir? Guys, bali ano nangyari yung asahan natin. So pinara tayo dun. Sa pagkakataong ito guys, yung ano yung bantay na police, medyo ano medyo maraming tanong eh. So pero okay naman so, kasi nasagot naman natin lahat. Saka ano eh, saka may travel permit tayo. Hindi tayo patakas-takas lang. So, advice ko sa mga ano, mga gustong pumunta sa Pangasinan, kung wala lang din naman kayong gagawin ano, importante, huwag nyo na lang tuloy. Pero kung talagang ano, mga emergency travel yan, or mga IT, yung tinatawag ng indispensable travel, or LSI, pwede po. Basta ano po, picture nyo lang talaga yung ano, magsipicture lang talaga kayo ng travel authority, na travel pass. Kasi ano eh, napakahirap mo ano eh. Nung sobrang layo ng pinanggalingan, tapos hindi ka lang din talaga makakapasok sa Pangasinan. So, sayang yung ano, sayang yung effort mo. Time check natin guys, nasa 10:09 na tayo. Nakabuuan guys, okay naman yung biyahe namin. Ang naging problema lang yung ano nung naplatan kami, yung natusok ako ng mahiwagang ano, mahiwagang kristal. Or yung motor ko pala natusok ng mahiwagang kristal. So ayun, naplat. Tapos nung ano nung ginawa na sa Bulacan ginawa yun, sa Kalumpit, Bulacan. Tapos nung nakarating kami dito sa part ng ano, Hirona, Tarlac ata yun, ang nangyari,
Naramdaman ko ulit yan, no? Gewang. So, flat na naman pala. Yung binulkanize doon sa Kalumpit, Bulacan, guys. Ano, natanggal. Ang sabi naman nung... Ang sabi nung... Nagkabit dito sa, ano, sa Kalumpit, Bulacan. Expired daw yung nilagay. So, expired daw na pang vulkanize. Ito guys, may mga harang. Ano pa nga naman? Lisensya po. Magkasama po. Laguna po. Laguna po. Doon naman po kasi yung ano, hinahanap lang po nila yung ano, same address po yung ID, ma'am. Oo, sa amin kasi address ng ID na magkapatid. Oo, may ordinansa kasi tayo dito na walang ano, walang proyekto na ano, marriage contract. Sa mag-live in barangay dedicate sa mag-asawa, marriage contract. Hindi pa po basta pati yung ano, ma'am, yung ID po, nagka-apelyido po. Po. Salamat po, ma'am. Motorcycle. Guys, ito na yung ano, checkpoint na naman. Laguna, sir. Ah, Sabela. Ano yung Laguna, sir? Opo, sir. Naidyan po kami pareho sa isang bahay. Saan ang proof nyo? Ano mag-asawa kayo? Yung valid ID, sir. Magpapalyado po kami. Magkaiba? Aga ng Rivera? Opo, ito po, Rivera. Tanggalin mo nga yung ID guys, dun sa mga ano, dun sa mga ano, mga may angkas pagpauwi, kung ano po, kung asawa nyo po sila, mas maganda kung ano, magdala na kayo ng marriage contract kasi hinahanapan kami dito eh. So, baka kasi mataon sa inyo yung talagang sobrang strictong nagbabantay, baka hindi kayo makadaan.
Ngayon naman, kung... Kung ano, kung hindi naman kayo kasal, kasi pag marriage contract, dapat kasal kayo eh. Ngayon, kung hindi naman kayo kasal, siguro ano, magdala na kayo ng barrier. Ang problema guys, ewan ko ba't hindi pa sapat sa kanila yung ano, yung may ID na magkasama sa isang bahay. Kasi yun na yung ano, yun na yung pinayagan ng IATF. So kung ano na, kung may valid ID kayo na nagpapatunay na nakatira kasi isang bahay, ayon sa IATF, pwede na yung ganun eh. Pero kung magpapasakay ka ng ano, ng hindi mo kasama sa isang bahay, dun kayo gagamit ng barrier. Guys, bali ang total mileage natin nasa 241 kilometers. Ngayon guys, ang oras 11:05. So, andito na tayo sa ano natin, sa destination natin. Salamat sa panonood guys. Sana hindi kayo magsawa.